Mga kalingap, so dito ay mapapabilib ka sa sagot ni Ruel patungkol nga po sa issue bakit nga po daw siya nakasali sa batch 1. Wala naman po siya sa diet, so nasa Malalag Davao del Sur po siya that time, nag-aaral at the same time tumutulong po siya at nagpapatayo ng mga bahay ng kanyang mga beneficiary. So panoorin po natin kung ano yung mga nagawa ni Dodong Ruel noong mula pa pong batch 1. Ay alam naman po natin tumutulong na po itong si Dodong Ruel sa Call Radio ni Cuyaval, palagi po siyang nasa shoutout, no? So nasa dugo na po nila ang paglingap, no? So panoorin po natin, no? At lalo po kayong mapapabilib dahil nga grabe, no? Napaka down to earth at napaka humble po ni Ruel, kaya likas na dinudumog po sila ng mga viewers. Grabe po yung suporta at pagmamahal po sa kanila, no? Sana all. Nagsasabi, bakit ka daw kasali sa batch 1? Sa mga hindi po nakakalam, bago pa lang po binuo po ni Kuya Baltong group of Kalingap vloggers, kami na po kinuha ni Kuya Bal dito as field reporter po doon sa Davao branch, doon sa Malalang. Ako si Bella Ayop, tsaka abali kaming dalawa po doon naka-assign. Nung nasa Call Radio ko po si Kuya Bal, kami yung nagre-report doon kung ano yung mascot namin bago nagbuo po ng ganitong grupo batch 1. So bali doon na po kami nabilong. So may mga activities, may mga pa-contest yung batch 1, kagaya ng Kalingap Dance Contest noon na tayo yung naging champion. Kaya po, yun pang trivia. Kaya po, tayo po yung nasali po tayo dito sa batch 1. Pero hindi lang po nakapunta ng diet. Nakapunta ng diet kasi nga inuuna pa natin yung pag-aaral natin. Kasi nag-aaral pa po si Ruel during that time. At syempre, dahil si Ruel ay kasama sa batch 1 at siya na po ngayon ang sabihin na natin pinaka-hottest vlogger ng batch 1. Di ba? The way na sumagot po si Ruel ay napaka-professional niya, edukado na tao, Nakakabilib the way na mag-deliver po siya ng kanyang mga sagot. So, God bless you, Ruel at saka Rachel, naway marami pa po kayong matulungan at saka mascot. Lalong-lalo na po kay Ate Lorny TV.